Magandang gabi mga kakumundre. Magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali. Ano mong oras kayo abutan ng ating video ngayong araw na ito? Ngayong gabi may ipapakita po ako sa inyo. Ito, mga ganitong klase ng adapter. Ito kasing pag-uusapan natin ngayon, mga kakundre, mga iba't ibang klase ng adapter. Ayan. Mga iba't ibang klase ng tornilyo. Pare-pareho lang ang tornilyo, pero magkakaiba po yun sa ilalim. Mga tread nila. Yung ikot, I mean. Mga side mirror po. Pag-uusapan natin ngayon, mga kakundre. So, gusto ko pong i-feature itong side mirror, mga kakundre, pati yung mga adapter na ganito. Kasi, madalas po na-encounter namin sa tindahan, dyan sa 10th Avenue, dyan sa Caloocan. Maraming pabalik-balik na customer. Naawa kami, mga kakundre, kasi po ang nangyayari, di nakabili sila sa amin ng side mirror. Tapos, the other day, kinabukasan or mga dalawang araw, babalik, kuya, mali pala yung side mirror na binili ko. Eh, hindi naman nila sinabi sa amin na ganun pala yung motorsiklo nila, Yamaha pala, Honda pala, Kawasaki, ganun, Suzuki. Minsan kasi pag tinatanong namin sila, sir, ano po ba yung motorsiklo nyo? Ganun. Hindi kumikibo. Basta ituturo na lang sa amin. Basta yun, yung side mirror na yun, gusto ko ngayon mabili. Sila na rin bahala. Eh, pagkadating sa bahay nila, mga kakundre, mga kagulong ng buhay natin, nagkakaproblema. Kasi, nung isasalpak na nila yung side mirror nila, doon sa, di ba, manibela to, halimbawa, ito yung headlight, di ba, yung sa baba, headlight, ito manibela, ito lagay niya side mirror. Nung iniikot na nila yung side mirror na binili nila, hindi na ngayon pumapasok doon sa mismong lagayan ng side mirror. Problema na po yun. Pagka pinilit po nila yon, mga kakundre, mga kagulong ng buhay natin dyan, pinilit nila, ayaw pumasok, masisira na po yung pinakalagayan, yung ganito, nakuha nyo, pinakalagayan ng side mirror nila doon. Yeah. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mga kakundre, is all about side mirror, yeah. All about threads, yeah, mga adapter, nakuha nyo po. Yun po. Kung kayo ay merong mga motorsiklo sa inyong mga bahay, mga kakundre, huwag niyo pong baliwalayin ito, mga kakundre. Mahalaga po ang topic natin ngayong gabi. Pagtiyagaan niyo po sana ako, tapusin niyo po itong video. Lalo na po sa mga may motorsiklo or sa mga nagbabalak pa lang na bumili ng motorsiklo. Baka kasi one day or soon, huwag naman po sana magkaroon ng aksidente, masira yung mga side mirror niyo. Alam niyo na po gagawin pag pupunta kayo ng tindahan. Ano po? So, start na po tayo. Papakita ko po una sa inyo yung mga adapter. Ganito po. Sa lahat ng mga may motorsiklo, mga kakundre, usually, yung iba, walang ganitong adapter. Ito po kasi, wala tayong mabibili nito na ganitong klase ng adapter, mga kakundre. Sa mga tindahan, yung mga nagbebenta na, ano? Hindi ko lang alam, hindi ako sure, pero tingin ko wala eh. Kasi pinaka-stock na po yan nung mga nakalagay sa motorsiklo nila. May mga ganitong adapter. Nakuha nyo po. Ayan. Makakakita lang tayo nito or makakakuha lang tayo nito doon sa mga mekaniko na natanggal na nung may-ari, iniwan na sa kanila yung adapter na stock. Ano po, sa kasa na to eh, sa pagawaan na talaga to eh. Sa factory na yan, nakuha nyo mga kakundre. Ayan. Sa Honda Click, mga kakundre, may ganito sila. Sa mga Yamaha, mga Mio, may mga ganito sila. Sa NMAX, may ganito. Sa Aerox, hindi ako nagkakamali, mayroon din. I suggest sa mga may motorsiklo na may mga ganito, ano po, huwag na huwag po ninyong ipapamigay yung mga ganito ninyong adapter.
stock po ito, mga kakundre. Napakahalaga po nito. Huwag na huwag nyo pong ipapamigay or babaliwalain or baka maiwala nyo yung mga ganito pag natanggal nyo na. No? Huwag po, itabi nyo lang ito, kakailanganin nyo po ito. Kasi once mawala po yung ganitong mga adapter nyo, sa Honda Click po, may ganito rin sila, kabilaan eh. Sa kanan niya, na side mirror, kanan, tsaka sa kaliwa, may ganito kayo sa Honda Click. Hindi lang sa mga Yamaha. Ano po, mahalaga po ito. Kasi sa Honda Click nyo po, yung ganito nyo, halimbawa, tinanggal nyo yung adapter, yung side mirror nyo, I mean, no? Pag natanggal nyo yung side mirror nyo, makikita nyo sa Honda Click, may ganitong dalawa na may iwan doon. Dito sa kanan, at dito sa kaliwa nyo, ganito. Nakuha nyo po, yung taas po niyan sa mga naka-Honda Click, kung hindi ako nagkakamali, no? Kasi na-encounter ko na to eh. Ang tread po niyan, taas niyan, ang ikot po niyan, pagka pinasok mo yung side mirror, paghihigpitan mo siya, hindi pa kanan yung ikot, kundi pa kaliwa ang ikot nun sa Honda Click nyo. Nakuha nyo po. Pero ang ilalim niyan, pag hinigpitan mo, pa kanan ang ikot niyan. Pag ganun ang ikot niyan, mga kakundre. Sa Click to, no? Nakuha nyo po. E pag nawala ngayon yung ganito nyo, na adapter nyo, hindi nyo na mailalagay yung side mirror nyo na stock. Kasi po, yung side mirror nyo na stock, yung dulo nun, counterclockwise yun eh. Pag hinigpitan mo yung dulo nun, ang higpit nun ngayon, hindi pa kanan na pa ganun. Ang higpit nung side mirror mo, pa counterclockwise, pa sa, ano, pa sa liwa ng relo. Nakuha nyo po. Eh pag nawala ngayon to, itong adapter nyo sa Click nyo, iwala na siya, natanggal na. Magiging bakante na ngayon yung nando doon. Ang ilalim ng adapter nyo, clockwise ang ikot. Eh yung ilalim ng side mirror nyo ngayon, pa-counterclockwise, hindi mo siya ngayon mailalagay dito. Pag pinuwersa mo yun, masisira yung tread nitong pinakalagayan ng pinanggalingan ng adapter nyo. Ang gagawin mo, magpapalit ka na ngayon ng side mirror. Hindi na po magagamit yung stock niyong dalawa. Kaya wag na wag niyong iwawala ito. Kasi yung stock niyong dalawa na ganito sa mga naka-Honda Click, mga kakundre, ang ikot nun, kung hindi talaga ako nagkakamali, remember ko kasi iba ikot niya, puro pakaliwa yun. Pag hinigpitan mo siya, yung side mirror niyo, pag ganun ang higpit mo, pa counterclockwise, ganun din yung nasa kaliwa. Pag ganun ang ikot. So, mapipilitan ka ngayon na bumili ng panibagong side mirror na ganito na ang ikot ay pakanan na pareho pag gumigpit kasi nawala na yung ganito mo sa Honda Click nyo. Nakuha nyo po, wag na wag nyong iwawala itong mga kakundre. Ano po? Ayan. Kasi yung side mirror nyo sa Honda Click ay puro pakaliwa yun pagka hinigpitan nyo. Pag niluwagan nyo, puro pakanan naman yun. Nakuha nyo po. So, dun pa lang, nagkakaproblema na tayo pagka nawala yung ganito nyo, no? Sa Honda Click nyo. So, eto. Pag-usapan po natin yung iba't ibang klase ng adapter. Sa Honda po, usually sa Honda, lalo na yung mga walang adapter, ha? Mga motorsiklo na walang nakalagay na adapter. Pinag-uusapan po natin dito sa Honda, no? Pag wala kayong nakalagay na adapter dito, karamihan po sa Honda, mga kakundre, mga kagulong ng buhay natin, pag wala kayong ganitong nakikitang adapter sa mga motorsiklo nyo na nakataas doon, no? Nakalagay yung side mirror dyan. Pag wala kayong nakitang ganito, side mirror lang, ang ikot po, mga kakundre, mga kagulong ng buhay, nung side mirror per se, ng Honda nyo, ay puro pakanan yan. Puro pakanan yan. Pag hinihigpitan nyo sila. Nakuha nyo po? So, halimbawa, siyempre, nakaharap sa atin ng camera, no? Ito ang manibela. Andyan yung headlight, no? Ito na yung side mirror, nasa taas, di ba? Pagka bibili kayo ng side mirror nyo, nasira yung kanan or yung kaliwang side mirror nyo, ang bibili nyo po, dapat yung tread, mga kakundre, sa ilalim, ay clockwise lagi. Parehong clockwise ang tread. Nakuha nyo po sa Honda, sa Kawasaki, sa Suzuki. Ano po? Dapat ang ikot ng side mirror pag hinigpitan, parehong pakanan.
Ayan, halimbawa, ito, paghihigpitan mo na yung, ito yung kanan mo, di ba, kanan to. Pag nakabili ka, nasira yung kanang side mirror mo, o pag hinigpitan mo yan, pag hihigpitan mo na siya, pakanan po. Makita niyo po yung ikot? Pakanan. Ayan. Pakanan. Pumapasok po siya, di ba? Ayan, o. Oh. Bitawan ko po, ha. Ayan. Pasok po siya, ang ikot nun, pakanan. Yun po ang bibili nyo, ha, sa Honda, Kawasaki, at Suzuki. Puro pakanan ang ikot sa kanang bahagi. O, pag luluwagan nyo, I mean, pakaliwa naman. O, nakita nyo po ikot? Matatanggal na po yung mamaya. Pakaliwa ang ikot. Ayan. Tanggal na po yan. Nakuha nyo po, tanggal na. So, ito, no? Honda, Kawasaki, Suzuki, sa kanang bahagi ng side mirror nyo, ang paghigpit, pakanan. Ang pagluwag, pakaliwa. Paano yung sa left side nyo? O, ito yung left side, eh. Diba? Ito yung kanan kanina. Tanggalin natin itong kanan, ha? Set aside natin. Ito yung kaliwa. Paghihigpitan nyo po yung mga kakundre, pakanan din yan. Ayan. Check natin, ha? Ayan. Ikot natin. Pakita nyo po, paikot siya. Paayon ng relo. Ayan. Bitawan ko po, ha? Ayan. Pasok po siya. Honda, Kawasaki, Suzuki. Ang ikot po niyan, sa kanang bahagi ng side mirror nyo, pakanan ang higpit. Ang luwag nun, pakaliwa. Ganon din dito. Sa kaliwang bahagi ng side mirror nyo, ang ikot niyan, ano po? Pakanan ang higpit. Ang luwag niyan, pakaliwa. O, luwagan natin. Ikot, pakaliwa. Ito na po. Ayan, nakikita nyo po. Ikot, pakaliwa. Ayan. Isa pa. Tanggal na po. So, make sure, mga kakundre, mga kagulong ng buhay natin dyan, pag nasira yung side mirror nyo po, mga kakundre, no? Kanan man yan, kaliwa man yan, ang sabihin nyo sa tindero, tindera, dun sa tindahan, kailangan ko po ng side mirror na ang thread sa ilalim ay parehong clockwise, ang ikot, pag hinigpitan. Ano po? Para wag nilang maibigay sa inyo, kasi may mga ganitong itsura rin ng side mirror, na ang thread magkaiba. Ano po? Ayan. So, sa Honda, Kawasaki, Suzuki, pare-pareho po ang ikot yan pag hinigpitan. Pakanan. Ano po? Ayan. Pero yung Honda Click na bagong labas ngayon, kahit yung mga nauna na, nakita ko kasi may adapter na sila eh, na ganito. No? Sa Honda Click ngayon, hindi pakanan yung higpit niya, mga kakundre. Kasi meron siyang adapter na ganito. Yung taas ng side mirror nila, pag hinigpitan mo, pakaliwa ang higpit nun. Pasaliwa ng relo. Kaliwang bahagi niya, pag hinigpitan mo, pakaliwa. Kanang bahagi niya, pag hinigpitan mo, pakaliwa din. Ano po? Counterclockwise din. Kasi may adapter siyang ganito. Yung taas ng adapter nila, counterclockwise yan, magkabila. Left side niya, na adapter, kaliwang side mirror, counterclockwise. Yung kanang side mirror niya, na adapter niya, yung taas nun, counterclockwise. Pero, yung baba po nun, mga kakundre, ang ikot ng adapter nila, pakanan yun, pag hinigpitan mo. So, magkasaliwa yun. Nakuha nyo po? Counterclockwise sa taas, dito sa baba, ano? O tama, counterclockwise sa taas, dito sa baba, clockwise. Nakakalito po yun, mga kakundre. Sa Honda, click, no? Nakita ko yun. Ewan ko lang sa... Hindi ko pa na-encounter sa PCX eh, saka sa ADV, Honda ADV, saka sa PCX. Hindi ko pa siya na-encounter, yung mga ganito nila. Ayan. So, yan po. Pero, pagdating naman sa Yamaha, mga kakundre, na-feature na natin to, yung sa Honda, Kawasaki, Suzuki, ang ikot nun, puro pakanan pag hinigpitan. Pag niluwagan mo, puro pakaliwa, no? Pera lang dun sa Honda Click, ano po? Inuulit ko po, pera lang sa Honda Click, sa mga naka-Honda Click. Check nyo, lalo dun sa mga bagong labas ng Honda Click, may ganito kayong adapter dun, mga kakundre. Huwag nyong iwawala to. Kasi iba ikot nung side mirror nyo sa taas. Pag hinigpitan nyo yun, sa pagkakaalam ko, ha, puro pakaliwa ang higpit nun. Pag niluwagan mo yon, puro pakanan. Basta meron pa kayong nakalagay na ganito, ha. Huwag na huwag nyong iwawala to, mga kakundre. Ayan. Kasi pag naiwala nyo to, eh, ang ikot ng adapter mo sa baba, puro pakanan na.
yung taas mo kaliwa eh. Hindi mo na ngayon mailalagay yung side mirror mo. Kasi ang ikot nun, pag hinigpitan mo, yung dalawang side mirror mo na ganito, di ba? Ang ikot nun, pag hinigpitan mo, counterclockwise, di ba? Hindi mo na may siya mailalagay sa baba. Kasi ang ikot naman itong baba mo, pakanan. Mapipilitan ka ng baguhin itong side mirror mo, bibili ka na ang ikot ng side mirror ay pakanan. Hindi mo na magagamit ito. Bibili ka ngayon ng bago na pakanan ng ikot. Kasi wala ka na nito. I-direct mo na yung side mirror mo na bagong nabili na pakanan ng ikot dun sa mismong lagayan ng adapter. Puro pakanan na yun. Nakuha niyo po? So sa mga nakaklik, huwag niyo pong iwawala yung adapter niyo. Huwag niyo pong ipapamigay. Sayang po. Dako naman tayo sa Yamaha side mirror. Ito po, stock ito mga kakundre ng Yamaha side mirror. Doon sa MIUI ko ito yung kinuha ko. Ito, mga kakundre, pagka hinigpitan mo yung kanang bahagi, nakikita nyo naman, ito yung kanan, di ba? Pag nakaharap na dyan sa camera, kanan to. Pag hinigpitan mo yan, dito na nagkakatalo. Ang higpit nito, pasaliwa ng relo. Counterclockwise, ang higpit ha. Pag niluwagan mo to, paikot ng relo ang higpit niya. Ito naman, pag hinigpitan mo, pakanan siya. Yan. Pag niluwagan mo, yan. Pag ganito, pakaliwa. Pakita ko po. So, ito yung kanan. Ito yung lalagyan niya ng side mirror. Lalagyan ng side mirror sa motorcycle. No? Pag ihigpitan mo yan, mga kakundre. Tignan nyo ha. Diba dapat ang higpit natin pakanan ganun? Hindi. Ito, pakaliwa. Pang Yamaha to ha. Tingnan nyo. Higpitan ko ha. O, hindi siya magkadugtong ha. Pag hinigpitan ko yan, ayan na, kita nyo, pabaliktad. Hindi pa kanan, pakaliwa ikot guys. So. Nakuha nyo po, pakaliwa ang ikot niya. Pag hinihigpitan ha, pero pag luluwagan mo siya mga kakundre, yung Yamaha nyo ha, mapa-Aerox man yan, napa-NMAX man yan, Miu Sporty, Miu Salty, Miu Soul I-125, ano pa, basta Yamaha. MIUI 125, ano? Pag hinigpitan mo na to, counterclockwise. Pag niluwagan mo, pakanan. O, luluwagan ko, ha? Ayan, nakuha nyo. O, pakanan ng ikot. Matatanggal na yan. Tanggal na. Ihigpitan ko siya. Tingnan nyo ikot, mga kakundre. Ayan na. Ang ikot niya, pakaliwa. Baliktad, di ba? Nakuha nyo po. Ayan. Ito ay sa mga nakayamaha, mga kakundre. Ayan. Sa kanang bahagi, ang ikot, pag hinigpitan, counterclockwise. Pakaliwa, pag niluwagan, pakanan naman ang higpit. Baliktad po. Nakuha niyo po? O. Ito naman, nahigpitan na natin to. Ang higpit niya, pakaliwa. Diba? Pag ganun, pakaliwa. Ayun, pag ganito ang higpit niya. Diba? Ang luwag niya, pakanan. Nakuha niyo po? Ayan. Ito naman yung kanan, mga kakundre. Pag hihigpitan natin, sa ikot ng relo yan. Yan. Ang higpit niyan is clockwise. Sakto natin. Yan. Nakita niyo po, paikot niya ng relo. Pag ganito. Ayan o. Paikot. Ayan. Pag niluwagan natin, pag ganito. Yan. Pakaliwa. Nakuha niyo po. Tanggal na yan mamaya. Ayan. So, make sure, mga kakundre, nasira yung side mirror nyo ng Yamaha nyo. Ano po? Dapat ang masabi nyo sa tindera, tindero, doon sa tindahan, ate, kailangan ko ng side mirror na yung ilalim nito, ilalim nitong kanan ay counterclockwise. Yung ilalim na thread naman nito ay clockwise. Yun ang ibigay mo sa aking side mirror. Kasi po, mga kakundre, mga kagulong ng buhay, pag ang naibigay sa inyong side mirror, parehong clockwise, paayon ng relo yung thread dito, magkabilaan, no? Magkakaproblema kayo dito sa kanang bahagi ng lagayan ng side mirror nyo, ng Yamaha nyo. Masisira na po ang thread nito. Kasi, pag ito, ikot nito, pang Honda, no, clockwise, eh yung lalagyan mo counterclockwise, sisirain na niya yung thread nun. Mapapabili ka na ngayon ng set na yun, mas mahal. Nakuha niyo po? So, klaruhin natin, pagka pupunta na kayo ng tindahan, nasira yung side mirror nyo na pang Yamaha, no? Na motorcycle nyo,
make sure na ang bilhin nyo na thread na pangkanan ay counterclockwise, yung kaliwa ay clockwise. Ako nyo po. Yun po yun, mahalaga yan. So ito na. Tandaan natin sa Yamaha, counterclockwise pag higpit. Pagluluwagan mo yun, clockwise, pabaliktad. Dito sa kaliwa, walang problema eh. Pakanan ang higpit, pakaliwa ang luwag. Sa Honda naman, yung ganitong klase mga motorsiklo, walang problema. Sa Honda, mga kakundre, mga kagulong, puro pakanan yan pag hinigpitan mo. Pag niluwagan mo, puro pakaliwa. Sa Yamaha lang tayo nagkakatalo. Eto pa. Sa Suzuki na tayo, mga kakundre. Sa Suzuki, may ganito akong nakuhang adapter. Ano pa? Ito pa. Saka ito. Sa Suzuki, mga kakundre, ganito. May adapter na ganito, tatlong klase yan sa Suzuki. Yung mga bagong labas ng Raider 150 ngayon, mataba yung pinaglalagyan ng side mirror nila. Ayan. Yung ilalim, mataba din yung adapter. Kasi may mga Suzuki na lumabas ngayon, guys. Matataba na yung tread. Lalo yung sa, hindi ko, I mean sa FI yata, sa Raider FI, parang mataba na yung tread nito. I'm not sure ha, pero parang ganun eh. Ayan. Mataba na yung tread nito, guys. Tapos yung pinanggalingan ng adapter nila, mataba rin. So, halimbawa, nasiraan po kayo, mga nakasusuki, no? Titingnan nyo po, pag tinanggal nyo yung nabasag yung side mirror, halimbawa, tanggal na yan dun sa pinaglalagay niya. Silipin nyo, kung yung bang ilalim nito ay maliit, nakuha nyo po, eh gusto nyong pataasin yung side mirror nyo or maglalagay pa kayo ng bracket, L-bracket or crossbar, bibili kayo ngayon ng adapter. Pero, for example, tinanggal mo yung side mirror mo na basag. Gusto mong pataasin siya. Eh, ang nakita mo, nung tinanggal mo yung side mirror mo, may adapter pa naiwan doon. Tanggalin mo rin yung adapter na naiwan doon para makita mo ngayon. May ganito kasing adapter, papakita ko sa inyo, sa Suzuki ha. Malaki yung taas, mga kakundre, maliit yung baba. Ang naipakita ko sa inyo nung una, ito yung isa, malaki, malaki. Etong pangalawa, malaki, maliit ang baba. Nakuha nyo po. E tinanggal mo yung adapter na nakalagay sa Suzuki Raider mo or sa Suzuki Smash mo, SkyDrive, nakita mo, malaki pala dito, maliit pala ilalim. So, ganitong klase, mga kakundre, ang bibilhin mo na adapter. Pagdadalawahin mo yon para magkapatong sila, para tumaas na yung crossbar mo, ganun, or yung bracket mo, ganito ang bibilhin mo. Pero, meron pang isang klase naman, mga kakundre, sa Suzuki, ha? Ganito naman siya. Maliit ang taas, maliit ang baba. Nakuha nyo po. Make sure sa lahat ng mga nakasusuki, tingnan nyo yung mga side mirror nyo po, yung ilalim ng side mirror nyo, at the same time, yung mga adapter na nakalagay doon. So, tatlong klase yan. Ulitin ko po ha. Malaki sa taas, maliit sa baba. Nakuha nyo po. Malaki sa taas, ang butas, maliit ang stem sa baba, yung thread. Isa yon. Pangalawa, malaki ang butas sa taas, malaki ang stem sa baba, malaki yung thread. Pangatlo, maliit ang butas, maliit ang stem sa baba. Nakuha niyo po? Maliit, maliit. Malaki, malaki. Malaki, maliit. Yan, magkakaiba po yan, mga kakundre, ha? Bibihira tayong makakita ngayon ng maliit ang butas sa taas, malaki sa baba. Bibihira po yon. Pero meron nun, may na-encounter na kami. So ito, sa mga Suzuki to ha, maliit ang butas sa taas, maliit ang stem thread sa baba. Malaki ang butas sa taas, malaki ang stem thread sa baba. Malaki ang butas sa taas, maliit ang stem thread sa ilalim. Ayan. Sa mga nakasusuki ito, mga kakundre. Nakuha nyo po. Kasi there will come a time sa mga nakasusuki, gusto nyong maglagay ng crossbar na nakaganon, di ba? Hindi to. Lalagyan ng cellphone, lalagyan ng battle holder,
lalagyan ng camera, GoPro, ganun. Maglalagay kayo na nakaganon na crossbar. Kailangan nyo po ng mga adapter na ganito. Ano po? Make sure dun sa mga lagay ng side mirror nyo, check nyo yung mga itsura ng side mirror nyo na tinanggal. Maliit ba yan? Malaki ba yan? Tapos yung mga adapter nyo na tinanggal dun sa pinanggalingan ng motor nyo. Maliit ba ang ilalim? Malaki ba ang ilalim? Maliit ba ang ilalim? Malaki ang taas? Malaki ba ang ilalim? Malaki ang butas sa taas ng pinanggalingan ng side mirror? Maliit ba ang ilalim? Maliit ang pinanggalingan ng side mirror? Alamin nyo po kung ano-anong klaseng adapter yun ha, sa Suzuki. So, masyadong masalimuot mga kakundre. Pero mahalaga po ito. Itong ating pinag-aaralan ngayong gabi. Tapos, sa mga naka Yamaha, NMAX, naka Aerox, ano po. Halimbawa, magdudugtong din kayo nitong crossbar, ano po. Or yung L bracket lang kasi maglalagay kayo ng lagayan ng ano, cellphone holder niyo. Lagi nating tatandaan mga kakundre. Ang kailangan nating adapter, 'di ba? Ito 'yan. Sa mga naka NMAX, Aerox, ano, basta Mio. Ang kailangan nating adapter, kung stock pa, no? Stock pa yung side mirror niyo, hindi pa kayo nagpapalit ha, mga kakundre ha. Dito sa kanan, sabihin niyo doon sa tindera, tindero. Ma'am sir, Ate Kuya, kailangan ko po ng adapter na reverse. Reverse ang taas, reverse ang baba. Dito sa kanan yun, ha? Pero sa left side nyo, ang kailangan nyo dun is standard lang dito. Yun. Bakit po? Ito, reverse-reverse dito sa right side nyo. Ito. Kasi ang ikot nun sa ilalim, reverse, pasaliwa ng relo. Ang ikot nung side mirror mo sa taas, reverse din, pasaliwa rin ng relo pagka hinigpitan. Pero yung kanang bahagi mo na side mirror mo, yung adapter doon na kailangan mo is clockwise. Clockwise ang ilalim na ikot, clockwise ang ilalim na, ang taas na ikot, I mean. Nakuha niyo po? So, ganito. Kung gusto mo ng mataas na mataas, parang nabababaan ka pa doon sa ilalagay mong crossbar, ano? O, dalawang reverse-reverse sa right side ang ilagay mo. Dalawang standard or ordinary na adapter dito sa kaliwa mo. Nakuha nyo po. Pero usually, isa-isa pwede na yan. Okay na yan. So, ito po yan. Ano po? Ayan. Maraming klase kasi ng adapter, mga kakundre. At marami rin klase ng side mirror na nagkakatalo yung tread sa ilalim. Make sure po, mga kakundre, pag bibili kayo ng mga side mirror, ano po, dapat alam nyo yung pinaka-tread sa ilalim. Pag-practice nyo na, buksan nyo yung, I mean, ikutin nyo yung pinaka, ano nito, 14 lang naman to eh, yung pinaka-lock nito. Kuha kayo ng ganito, 14, no? Crescent open, ha? Yung mga gamit naman kayo dyan, mga kakundre. Practicein nyo na paano ikot duwagan nyo, no? Para alam nyo na sa susunod, kung pupunta kayo sa mga tindahan, ano yung klase ng side mirror na bibili nyo? Yung ikot ng tread, I mean, ano po? So, halimbawa, sa mga naka-Aerox, mga naka-NMAX dyan, tinanggal nyo na yung side mirror nyo, di ba? Side mirror to, di ba? Tinanggal nyo na dito kasi nga, nag-iba na kayo ng side mirror, nilagay nyo na dito sa may harapan ng, parang sa may visor nyo, sa gilid ng visor, di ba? Tinanggal nyo na dito. Siyempre, yung adapter nyo na ganito, may iwan ng bukas yun, di ba? May adapter kayong ganito na stuck eh, dalawa doon. Gagawin nyo yan mga kakundre, mga kagulong ng buhay, di ba usually naglalagay kayo ng gold bolts, ng yung mga yayamanin, di ba? Mga white gold na tinatawag nila, di ba? Na bolts. Ang gagawin nyo, ganun pa rin. Back to basic lang. Yung kanang bahagi dito na pinaglalagyan itong side mirror mo, no? Yan. Ang bibilhin mo na thread ng white gold mo or yung yayamanin mo, dapat counterclockwise yun, na tornilyo, ha? Tapos yung pinaglalagyan naman ito sa kanan mo, no? Kasi, I mean sa kaliwa mo, kanan to eh. Kaliwa mo, dapat ang thread nito na bibilhin mo na gold bolts or white gold is clockwise. Nakuha nyo po, magkaiba yun mga kakundre. Ha? Baka ang ibigay sa inyo nung nagtitinda ng gold bolts o white gold, eh, parehong, ano, clockwise. Mali.
masisira yung pinakalagayan mo nito pag ipinili niya yung gold balls dito na ang ikot ay clockwise. Dapat ang kunin mo na ikot dito sa pangkanan mo ilalagay is counterclockwise pag hinigpitan. Nakuha niyo po? So, yun lang. Pasensya na po kayo. I hope may natutunan kayo ngayong gabi, mga kakundre. Mga kagulong ng buhay natin dyan. Gusto ko lang kasing i-share ito, i-share. Kasi ang daming pabalik-balik po sa tindahan namin, nagtatanong kung bakit ganito, mali yung nabili namin side mirror. Hindi kami sinabihan nung ano, nung pinagbilan namin. Hindi ko naman po nila lahat, ano. Pero most of the time kasi yung iba, gusto makabenta lang po eh. Gusto kumita lang, ganun. Or minsan, or madalas, I mean, wala rin silang alam dun sa mga binibenta nilang side mirror na magkakaiba pala yung trend nun. So dapat sa mga katulad po naming nagbibenta ng mga accessories ng mga motorcycle, dapat talaga educated, alam talaga yung mga binibenta nila, paano ikot niyan, anong adapter ang nararapat dyan pag gusto nila magpalit ng adapter. Ganun po, give and take relationship sa nagtitinda at dun sa customer na bumibili. Sa customer naman na bumibili, pagka tinatanong po kayo ng mga tindero, tindera, ano po yung motorsiklo nyo, Yamaha ba yun, Honda ba yun, napalitan na ba yung stock na side mirror nun, anong nilagay doon, pang Honda na ba, pang Yamaha na ba, napalitan na ba yung tread nun, yung adapter, sabihin nyo po lahat, maging totoo po tayo para smooth po yung transaction, walang maging mas malaking problema. Yun lang po mga kundre. Pasensya na po kayo sa oras na naabala ko kayo. Gusto ko lang mag-share ng nalaman namin, natutunan namin, para lahat po tayo matututo. Para hindi na tayo mapapagastos ng malaki, hindi na tayo pabalik-balik sa tindahan. Kasi darating ang time talaga, may masisira at masisira sa mga motorsiklo natin. So yun lang po. Kaya ako naman po na gawa yung FB page na yan, yung Kudre TV, para dun sa mga may motorsiklo na gustong matuto ng mga sira dun sa mga motor nila, para may basic knowledge na po sila. Hindi po ako mekaniko, ano po, sinipicture ko lang dun yung mga mekaniko natin na nagumagawa. Siyempre, hindi naman din po sila perfecto. Meron din po sila mga pagkakamali. Sa akin lang naman, gusto ko lang mag-share ganun ng mga alam nila, kahit hindi sa akin galing yun, sila naman yung binibigyan ko ng credit doon. Wala po akong layo na anuman doon sa page na yun, mga kakundre, mga kagulong ng buhay. Gusto ko lang makapag-share ng knowledge saka doon sa mga nag-aaral ng pagme-mekaniko, ganun, may matutunan sila. Kasi iba-ibang problema po ng motorsiklo ang na-encounter namin doon everyday. So yun lang po. Minsan may na-encounter ako, nagme-message, boss, dapat yung ganito, hindi na ginawa ng mekaniko, ganito, ganyan, ganun, ganun. Sa akin po, okay lang yun, good criticism kasi yun eh. Siyempre, ako naman, gusto ko lang din ma-share yung mga ginagawa ng mga mekaniko natin. Siyempre, skills nila yun. Hindi ko naman linya yun. Gusto ko lang makita nung mga wala pang idea sa mga makina, ganun. Ako rin eh, hindi naman ako ganun kaalam talaga sa makina. Sa akin, hindi talaga ako mekaniko. Gusto ko lang makita ng mga tao na yung gustong bumili ng motor, halimbawa nagka-problema yung motorsiklo niya, alam na po niya bibili niya sa susunod. Alam na niya yung ipapagawa niya. Meron mang ibang karagdagang sabihin yung mekaniko, may idea na po siya. Saka yung presyo, tinatanong ko na rin po sa mga mekaniko kung magkano talaga nila nakukuha yun. Ano po? Saka sa 10th Avenue kasi, yung mekaniko na mismo, halos lahat sila, sila na yung nagpapabili dun sa may-ari ng pyesa. Ano po? Labor lang naman din sa kanila. So that's for now. Salamat po sa oras ng inyong panonood, mga kakundre. Pasensya na po kayo, naabala ko na naman kayo. Sana'y huwag kayong magsamang sumuporta sa ating FB page. And please, I insist, nakikiusap po ako. Sana pakisuportahan nyo rin ang aking YouTube channel, yung Gulong ng Buhay, para sa ekonomiya. Marami kasing nangihingi rin ng tulong sa akin eh. Gusto ko rin na soon, someday, kahit sa maliit na paraan, kung lumago man yung aking YouTube channel, yung ating FB page, makatulong din ako sa iba. Ano po? Although hindi na natin dapat nasabihin pa ito,
na ipangalandakan sa mga tao, syempre mas maganda yung tumutulong na hindi ipinapakita. Nasa Biblia din naman po yun. So, yun lang po. Pasensya na kayo sa aking abala. Shoutout nga pala sa MCGI Engineering Department. Kay Kuya Joseph, Mang Ibin. Kay Brad JR. Shoutout na kita, bro. Ayan. At kay Manong Fred Ravena. Ayan. Kay Romeo TV. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Kay paring Dan Michael Buhain. Pare, pasensya ka na. Wala ako kanina sa tindahan. Nakabili ka ba ng helmet sa SEC? Tinitira ka ni paring Tony Airoso eh. Diyan sa California. Huwag ka na raw mag-helmet. Eh, nagpunta ka sa, ano, di ba? Sa Carriedo kanina. Sana nakabili ka ng mga ginto-gintong kwintas mo doon sa ka-bracelet. Pasensya ka na, wala ako sa tindahan. Eh, parang Cesar Graho, wala pa akong budget, kumpadre. Pasensya ka na muna. Sa ako na bahala sa'yo. Okay. So, hanggang sa muli, mga kakundre. Pasensya na po kayo sa akin. Bahala. Ingat po ang lahat. Yeah, we picking on them kids. That's for now. Just right. Everybody singing Dixieland. Salamat po sa oras. Like a barber on a headline.